back to my channel. Hello sa mga OFW natin sa buong mundo. Kamusta na kayo dyan? I hope okay lang kayo. Ngayon po, samahan niyo ako pumunta sa kabilang area ko. Doon tayo magpre-breakfast. By the way guys, sa next video po, tuturuan ko kayo paano mag-intubate ng itlog. And please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga videos ko. So let's go! Nandito tayo ngayon sa kabilang area ko. So ipapakilala ko sa inyo kung sino yung nagbabantay dito. At ito na siya, Jeremy! Say hi! Hi! Natin ngayon is bakit Rhode Island Red ang napili kong i-breed and bakit CCU yung dinidispose ko. Nabanggit ko po sa previous vlog ko na nag-start kaming mag-breed nito since 2018. Yung binigay po sa amin na manok is anak na siya ng in-import na breeder ng pinsan ko from Texas, USA. So overview muna tayo sa history ng Rhode Island Red. Ang Rhode Island Red ay isang American breed. Na-develop ito sa state ng Rhode Island, which is naging state bird nila. At sa Massachusetts, US, green crossbreed nila ang Rhode Island Red from Oriental origin like Malay and brown Leghorn from Italy. Dual purpose po ito for meat and egg production. Maganda po ito for free range at nangingitlog sila ng brown. 200 to 300 eggs per head per year po ang nililay nila. And nasa 5 to 6 eggs per week. Ang itlog nila is ranging from medium to large size. Actually, may tumawag sa akin last year. He is from Zamboanga City and he is an ex-OFW from Malaysia. Doon nakita niya na ang Rhode Island Red ay ginagamit ng layer or egg production. Kaya naging interested siya sa breed na to. So, yung color ng balahibo niya is makinang na deep red at tinatawag dito na dark mahogany. And ang tail naman nila is mostly black. Ang comb dito na nasa ibabaw is either single or rose comb. And ang kulay naman nito is vivid red. Same siya sa earlobes and sa wattles yung nasa ibaba. Yung dito naman sa akin is single comb. Yung kulay ng mga mata nila is red-orange. And reddish brown naman yung beaks nila. Yellowish naman yung feet and legs nila. Yung meat nito is same sa kinakain nating broiler. At nabanggit ko din before na mostly sa mga RIR, hindi naglilimlim. So kailangan talaga natin ng incubator. Or pwede nyong ipalimlim sa mga native ninyo kung meron man. So na-observe ko sa Rhode Island Red ko, napaka-friendly nila. And yung rooster naman, medyo aggressive sila konti. Tsaka, madali silang maka-adapt sa climate. So, napakatibay nila. Dati po, nung dumami sila, iniisip ko kung sino, saan, ano ang target market ko. Hindi ito masyadong kilala dito sa lugar namin. So, ang dami-dami kong tanong kung saan ko ibebenta, kung sino ang pagbebentahan ko, ibebenta ko ba sila for meat or egg production? So naisip ko, maliit lang yung lugar sa gilid ng bahay namin. Meaning, kung for meat yung ibebenta ko sa kanila, wala talaga akong space for them to grow. Kahit sa egg production. Kaya napagdesisyonan ko na i-post na lang sa Facebook. Nung pinost ko na sa Facebook, hindi masyadong pinapansin. May mga nag-i-inquire nga na akala nila native chicken malaking version lang or kabir. Kung dito ang target market ko sa amin, mabibenta ko talaga yung manok ko ng mura kasi hindi nila kilala. So, nagtanong ako sa mga breeders na nakilala ko and nag-research ako kung ano ang magandang gawin. May nabasa din akong comment. Sabi niya, huwag daw kayong maniwala sa mga nagpa-vlog or nag-iinggan yung mag-alaga ng manok. Kasi daw siya, lugi daw kasi nag-alaga siya ng native chicken and mahal daw yung feeds. Marami daw na lugi sa pag-aalaga ng manok. Unang-una, iba yung breed ng manok ko sa manok niya. Highly efficient to in terms of growth and performance. Pangalawa,
hindi ibig sabihin nag-fail ka sa pag-aalaga ng manok, eh magsa-stop ka na. So, dapat mag-research ka muna talaga bago ka mag-start ng ganitong business. I mean, you should plan and make strategies and you should learn from your mistakes. Bakit maraming mga chicken farms na nagtatagal? Do you think yung mga malalaking farms, hindi sila naka-encounter ng mga problem? Marami nga akong nakausap na owner ng mga malalaking farm dito sa amin. Sabi, kulang pa yung supply. Dahil ba failed siya? Damay na lahat? Huwag pong ganun, kuya! Don't think may problema sa pag-aalaga niya ng manok. Or kaya sa marketing niya. Kaya nga po meron din mga alternative supplemental feeds which is rich in protein na need for our chicken like azolla, madre de agua, at iba pa para less yung expenses. Maraming factor bakit tumitigil ang isang negosyo. Baka mismanagement. Hindi talaga madaling mag-market. Still, business pa rin to. So, kailangan natin ng planning and strategies on how to sell your product. Time and effort kailangan din. Make sure yung quality ng chicken nyo is nandun pa rin. May isa pang nag-comment. Paano daw kung walang lupa? Share ko lang sa inyo. May nabilhan akong fertile egg doon sa Bacoor, Cavite. Kasi minsan pupunta ako doon sa kapatid ko. Nabilhan ko, nakatira siya sa isang townhouse. Wala silang bakuran. So nataka ako, saan niya nilagay yung breeders niya? Nagulat na lang ako, nandun pala sa rooftop nila. Yan yung sinasabi. Kung gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kung wala naman kayong lupa, or wala kayong mapaglagyan, and wala naman kayong interes, pipilitin pa ba natin mag-alaga? Pumili ka na lang ng ibang pagkakaabalahan or pagkakakitaan. Anyway, sisiw yung dinidispose ko kasi nabanggit ko kanina na kulang yung space ko para sa mga manok ko na lumaki. Mas madali siyang ibenta kasi mas mura siya compare sa ready to breed or ready to lay. Dito sa amin, yung day old chick is 150 to 250 pesos per head. Depende po yun sa breeder. Meron ding week old, 2 weeks old, and 3 weeks old. Yan po sa Luzon, yung nakausap ko po na breeder, yung binibenta daw dyan is 90 to 120 pesos per head yung day old. Minsan, wala pang vaccine yun. Sa mga buyers, please take note, pag sisiw yung bibilhin nyo, mas mura siya pero mas mataas yung risk. Compare mo sa ready to breed or ready to lay na mas mahal. But, may nagsabi na pag sisiw daw yung bibilhin nyo, mas okay din. Kasi along the way, makakapag-learn ka paano sila alagaan hanggang lumaki sila. Lalo na pag newbie ka, iba yung alaga na maibibigay mo sa kanila. Magiging okay sila. O na po nagtatapos. Thank you po sa panunood at sa pakikinig. Thank you din po sa mga nag-subscribe.